So, hello mga kapiluka. Isang kaalaman na naman ang ituturo sa inyo ng inyong, ng inyong lingkod na kapiluka. Ituturo ko sa inyo paano magbaklas ng tangke ng Lancer 4G92 model. At bukod doon, i-check natin yung bomba ng kanyang gasolina or gas pump niya kasi hindi siya nagpa-function. Binunot natin yung hose niya dito sa taas. Ni-start natin so ayaw lumabas ng gasolina. So i-check natin kung may diferensya yung kanyang pump. Ha? So ituturo ko sa inyo paano siya i-check at paano siya baklasin dito kasi hindi siya kagaya ng ibang unit na ang kanyang gas pump ay nasa ibabaw lang, ay nasa ilalim lang ng upuan. Ganyan mga kapiluka. Ito kasi nakikita nyo na to is floater lang po yan. Sa gauge lang po yan. Wala talaga siyang ganito para sa kanyang gas pump. So kailangan talaga baklasin mo pa yung ano. Either hugutin mo yung socket o kaya baklasin yung tangke alin doon. So tara. Tara natin. So ito na nga mga kapiluka, nasa ilalim na tayo. DIY lang to ha. Pero safety first, siguraduhin niyo yung inyong jack at kalso ay sigurado, pati kalso sa harap ng gulong para hindi siya bantay, hindi kayo maipit, hindi kayo mamatay. Ito yung mga tornilyo tatanggalin natin mga kapiluka. Ayan. Isa. Ito pa yung isa. Ayan. Tapos meron pa rito. Ano pa dyan? Dalawa. So, apat yan mga kapiluka. Tapos saka lang natin may bababa. Lalagyan muna natin ang kaluso rito sa may ilalim ng tangke para hindi siya masyadong persado. Para matanggal mo yung tornilyo. Sa persado. Okay, bye-bye muna. Tanggalin muna natin, medyo mahirap at mainit dito sa ilalim. So, ito nga mga kapiluka, nabunot na natin yung ano, yung ating gas pump. So, ayan ha, titignan natin siya kung ito bang may sira. Ito bang may sira kung bakit ayaw umakyat ng gasolina ha. Check natin. Nakita nyo naman mga kapiluka, parang fountain sa lakas. Ibig sabihin, buo yung ating gas pump. So, i-check naman natin yung supply niya kung gumagana siya, ha? Okay, that's it for now muna. Balik tayo mamaya. Sige, anak. Pop! Karangalak. Thank you. Tama. So, ito na mga kapiluka. Na-replace na natin yung socket. Yung socket na kanina sira, yung reason kung bakit naglulus tong motor. At kung bakit ayaw gumana. So ngayon, okay na. Patayin natin bago. Ibabalik na natin. So, pag nabalik natin, okay na. Kasi na-testing na natin kanina. Although gumana siya, pero sirato, may tendency na habang umaandar o nasa kalsada kayo, bigla ka na lang mawala ng gasolina. Kasi ihinto na naman siya kasi nag-malfunction na naman dahil sa sirang socket na to. So, okay na. Ganun lang kasimple mga kapiluka. So, muli sa susunod na vlog natin mga kapiluka, abang lang kayo, marami kayong matututunan sa akin. Ayan, kagaya niyan, pagpapalit ng pagtingin kung bakit ayaw umakyat ng gasolina, yung pala ang problema, yung sakit ng fuel pump. So, yun lang ulit mga kapiluka. O sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, ha, please subscribe my YouTube channel. Eric Molina channel, ha. Please like, share, and comment na rin po. Bye-bye muna for now. Kakapit ko na.
So ayun na nga mga kapiluka, ginabi na ako. Kailangan ko natapos. Oh, kasi nagpalit pa ako ng host ng ano ng tangke. Di ba pag nagkakarga kayo ng gasolina, yo may host yun sa ilalim patungong tangke. So nagpalit din ako noon kaya inabot ako ng gabi. As of now, kita nyo naman, naririnig nyo naman, maandar. Ayan mga pito ka. Diba? Maandar. Success. Kasi, pinalitan natin yung nakita nating sira. So yun, mandar na siya. Ate mga pito ka, naririnig nyo. Diba? Yes ba? Okay. So hanggang dito lang mga kapiluka. Hanggang sa muli. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, comment. Baka meron kayong gustong itanong. O may mali sa ginawa ko, i-correct ko. Share niyo na rin. Salamat. Bye-bye.